Magandang araw mga kalapatids at mga amigo. Welcome back to Punong Ministro Love TV! At mga amigo, ako'y inyong samahan. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga panduluhang linyada. Tara, samahan niyo ko. Let's go! At nandito na nga tayo mga kalapatids at mga amigo, no? Ating pag-uusapan ang ating bida for the day, no? Ang aking Pure Lines na Stitchel Bout. Napalabas ko to mga kalapatid. Tara, kwentuhan muna tayo mga kalapatid at alamin niyo kung bakit. Let's go! A few moments later. Okay, mga kalapatids at mga amigo. Akin nga po ipinapakilala sa inyo ang ating bagong YB ngayon, ano? Pure Lines Stitchel Bout, mga kalapatids at mga amigo, no? Nestmate sila. Gusto ko nga lang pong ipakita sa inyo, mga kalapatids at mga amigo, na may bago tayong labas ngayon na aking Even Read. Alright? So, ang magulang po nito ay pure na Stitchel Bout. At pati na rin ang kanyang ama o breeder na rin na calf ay Stitchel Bout din. Kaya eto nga po ang napalabas ko ngayon. Dalawa silang Stitchel Bout. Ang isa nga po mga kalapatid ay katunayan ay meron nga pong white dito sa mata, no? Ayun, no? Si Kilay. Meron siyang white. At ang kinaibahan nga po nito, ang pakpak niya ay ang isa buo lang na pang checkered, no? Alright, mga kalapatid, oh. Kitang-kita, oh. Alright, ayan, oh. Ayan, mga kalapatid. Alright. At samantalang yung kabyak na pakpak niya ay may halong white flight. Alright. Pakikita natin sa inyo, mga kalapatid, no? Ayan. Ngayon ko lang nakuha itong ating YB, no? Sa kanilang nest. Kasi nga, may itlog na yung kanilang mga magulang. Alright. So, ayan, mga kalapatid. May white light siya. Isa lang, sa kabyak lang ng pakpak. Okay sana mga kalapatid na kung ito ay naging dalawa man lang dito. No? Pero okay na rin yan. Ang importante dyan mga kalapatid, eh yung pure line na kinukuha ko sa kanila, yung blood nila. No? At yun nga, isa mga kalapatid, ipapakita ko rin sa inyo. Alright? So yan. Yung isa naman mga kalapatid ay talagang checkered lang siya. Right, light checkered lang siya. Oh. Ayan mga kalapatid, no? So ayan, ipapakita ko nga sa inyo mga kalapatid, no? Ayan. So ayan, ang bagong ating bagong kuha, no? Ng mga YB, no? Na ating ite-train. Maganda nga sana ito, itong dalawa na to ay ipang south natin, ano? Maganda itong dalawa na to na pang south. Kategori ng Stitchel Bout, eh. Dumudulo to mga kalapatid. Right, lalo sigurado sa mga ganitong pure line mga kalapatid, kasi ito pure line ito mga kalapatid, eh. So hindi ito na cross sa ibang bloodlines, no? Stitchel Bout lang talaga. So ayan mga kalapatid, tingnan nyo mabuti ang ating mga bida for the day, no? Ayan. Alright, ayan mga kalapatid, no? So ayan sila, malapit ng awatin to, mga ilang days na lang to, pwede na to, eh. Tingnan natin ang ating mga palatandaan sa ilalim ng pakpak, mga kalapatid. Alright, halos pwede na pala to. Ayan, no? Mga kalapatid, oh. So, konti pa. Pwede na. Mga ilang araw, 3 to 4 days, pwede na to. Pero, hayaan muna natin silang kasama yung kanilang tatay, no? Sa pugad. Kasama yung kanilang hena na ka. O, kanilang nanay, no? Nakalimlim na yung nanay nila, eh. 3 to 4 days na yung nanay nila nakalimlim, eh. Mga kalapatid. Yung mga magulang nila. So, kaya inilalabas-labas ko na. Pang unang beses ko lang to inilabas ngayon. Tapos kahapon, sinubuan ko nga sila ng multivitamins. Alright? Ang ganda ng estilo nito, eh. Yung mukha nila. Parang merong ibubuga to, eh. No? Kalapatid. Malaki mga kalapatid to. Malaki pa sa palad ko to, eh. Pagka hinawakan yun ng personal. Medyo maliit lang sa ating video siguro, no? Pero ayun mga kalapatid, sa mga nagtatanong
kung ako nga ba ay nagbebenta ng aking mga YB, no? Yung aking mga palahi dito. Sa ngayon, mga kalapatids, eh, hindi ko mahasagot na ako yung magbebenta, no? Kasi nga, pinaparami ko yung mga lahi nila. Pero ganun pa man, sa isang banda, siguro darating din yung time na mag-out ako ng mga lahi nila. Kasi syempre, wala na ako mapagkulungan dito. Halos kompleto na ako, eh. Mga pliers ko, cock, hen, kompleto. Aking mga breeders, aking mga stockbird. So, wala na akong chance na makapag-breed uli kasi wala na akong paglalagyan sa kanila, mga kalapatid, no? So, ayan. Yung last na ano na nito, yung kapatid nito, pang third clutch na. Yung una kasi, pinaampun ko sa ating Haimilin, saka doon sa Jansen, no? At pagkatapos ito, pinatuluyan ko sa kanila to na sila na magpalaki sa sarili nilang anak, no, mga kalapatid. So ngayon, yung nanay nila, may pangatlong batch ng itlog yun. So pinawag ko ng third clutch kahit na yung una, eh, pinaampun ko. Ngayon, third clutch na, tatlong set na ng itlog nila to. So patutuloy ko pa rin yan, mga kalapatids, no? Para makaipon ako ng special bout. Hindi ko alam, baka mali nyo, yung kakukulit sa akin ng mga kalapatids natin at mga amigo na mag-out. Ang dami mga kalapatids kasing gustong makapunta dito sa aking loft. Makapag-lock visit sila at at the same time gusto nilang bumili ng aking mga YB or breeder, no? So sa ngayon, mga kalapatid, hindi ko pa masasagot ng na pwede ako mag-out or hindi. Basta malalaman na lang, siguro depende na kung makukumbinsin niyo ako. Pero sa ngayon, guys, no, ako ay nagpaparami kasi talaga ng mga good lines, eh. Halos lahat ng mga ibon ko dito, lahat mga kalapatid, ay good lines lahat. So, YB man, mga breeder man, lahat, kompleto na ako ng mga lines nila, eh. So, yung mga kanilang mga magulang o yung mga breeder ko, ayoko na lang ipag-ibang yung kanilang mga natapos, ano. So, ganun na lang. Mas maganda na yung maging simple na lang tayo, mga kalapatid. Pero, ayan, tinitesting ko nga yung kanilang mga YB, no? So, yung unang batch ng aking mga YB, ayun nga, sila 4, sila 6, sila 5, 7, 9. Yung aking mga pliers na tinesting ko doon sa training ng 80 km, halos lahat naman naka-uwi. Maliban na nga lang doon, mga kalapatid, sa Jansen na umuwi kailan lang. Ano? Yun lang yung nawala noon na isa, tapos halos 3 months siyang nawala at nakabalik siya. Kailan lang, no? Last week lang, nakabalik yata, or sa video ko makikita nyo, unexpected comeback, yun, siya yun, mga kalapatid. So, 3 months pa lang kasi, mga kalapatid, nagtitraining na ako, eh. 2 months and a half, start. Tapos 3 months, nagtitraining na ako. Dine-testing ko na yung kakayahan nila. Okay naman, mga bloodlines na, mga kalapatid. So, yung iba, inaabot ng 4 months, syempre, pinapagulang-gulang ko, yung kinakabahan ako, yung bang, mga kalapatid, na pag maisip mo na yung sobrang ganda ng bloodline at gustong-gusto mo yung bloodline na yun, parang natatakot ka na mawala o mag-overfly. Kaya yung iba dito, mga kalapatid, eh halos hindi ko natitraining, ay stuck lang sa pliers loft or sa stock cage nila. Natatakot ako mawala. Alright? So mga ito, mga kalapatid, ay aking mga pinagsama-samang mga kaalaman mula sa panonood ko sa mga YouTube, panonood ko sa mga fans here, sa Big 3, mga kasamahan nating mga vloggers, lahat ng kaalaman nila, namulot lang ako doon, mga kalapatid. Lahat ng mga kaibigan nating vloggers na fans here, nakakuha na rin ako ng technique sa kanila, sa pag-breed, sa pagkukondisyon, hanggang sa paglaban sa karera, mga kalapatid. Naista ko na sa aking isipan yun, na-record ko na. Kaya ako, mga kalapatid, yung mga YB ko, 5 to 6 days lang. Pag pinaabot mo ng 7 days, hindi mo na masisingsingan. Ganun sila ka-agresibong lumaki agad. No, mga kalapatid. Yung iba kasi inaabot ng 7 days, 8 days, 9 days, hanggang 10 days yung iba. Kasi nga, nasa small lang yung size nila. Minsan medium, yan, mga ganun. Pero katamtaman lang, mga kalapatid, sa ating mga size ng ipang pakarera natin. Medium talaga. Speedbird yung mga medium, eh. Alright? So, ako, nagbe-breed lang ako dito, medium. Bihira yung large sa akin dito, mga kalapatid. Sa una lang, malalaki yung mga ibon ko.
kasi gusto kong huwag silang magkasakit habang lumalaki sila ba. From first week lang mga kalapatid, sa pagkapaisa nila, gusto ko malusog na malusog sila hanggang 10 days. Ayun, pagka 10 days, nililimitahan ko na yung mga sikreto kong mga pinapakain sa kanila at pinapainom. Kaya nagiging medium lang yung laki nila. Lumagpas man ng konti sa size na medium ay ayos lang, katamtaman lang yung laki. Hindi mag oversize o large o ganun, mga ganong size mga kalapatid, no? So ito, tingin ko dito sa una nating YB, hen. Tingin ko lang, medyo maliit kasi yung head niya, medyo katamtaman yung laki niya. Hindi tulad dito sa isa na to mga kalapatid, kita na parang cock na siya kaagad kasi malaki yung ulo niya, no? Although yung mga ilong nila papalapad mga kalapatid . Sa personal yan, pag makita nyo mga kalapatid, yung ilong nila is papalapad yan. Yan yung dahi nila. Kasama ito. Kaya magkamukha sila ng ilong yung papalapad. Alright. May mababait sila . Hindi sila nagwawala dito no, inilipat ko dito sa aking ginawang nest box nila . Yung paso. Paso ito mga kalapatid, tapos inibabawan ko lang ng dyaryo in case na dumumi sila, sahod pa rin. Alright? Ayan mga kalapatid, ang aking pure lines na ipalabas sa aking pure lines na stitchel bout mga kalapatid. Alright? At siya nga pala mga kalapatid, maraming salamat sa suporta ninyo sa aking channel . At sa aking mga live na ginagawa mga kalapatid. Nagla-live lang ako mga kalapatid at mga amigo . Pag mga importanteng event sa aking channel, like yung namimigay ako ng load, namimigay ako ng mga pag-gift bird, nagla-live tayo dyan mga kalapatid. At syempre yung paghahanda natin sa ating gift bird, nagla-live pa rin ako dyan. Alright? So yun, comment lang kayo mga kalapatid kung nagustuhan nyo ang aking video for today na ipinakilala ko sa inyo ang aking napalabas na pure lines na stitchel bout mga kalapatid. Alright? Ayan. Mag-like naman kayo dyan kung nagustuhan nyo yung aking ipinakitang linyada na naipalabas ko sa aking pure lines . Mga kalapatid at mga amigo . Ayan . Alright? Ayan . At salamat nga pala mga kalapatid doon sa mga nagbantay kahapon or nag-watch ng aking live. Salamat sa inyong mga suporta at congratulations sa ating 10 mapapalad na nanalo ng consolation prize na load natin mga kalapatid at mga amigo . 10 yung pinalad na consolation prize worth of 100 each na load. Alright? Mapa-smartman o globe, makakarating sa inyo yung load na yan mga kalapatids . At syempre, ang ating grand winner na taga Pulang Lupa, Las Piñas City ay si Chris Oninesa. Alright? Congratulations sa inyong 11 lahat ang winner natin kahapon kasama yung grand prize winner na si Chris . Congratulations sa inyong lahat. Okay mga kalapatids at mga amigo, about sa mga mechanics, mga kapatid at mga amigo, mga kalapatids, yun nga ang aming hiling sa inyo. Kaming mga vlogger at mga nagpapagift bird, ang gusto sana naming mangyari mga kalapatid ay suportahan nyo rin ang aming channel. Siyempre sinusuportahan din naman namin kayo. Binibigay namin yung abot ng aming makakaya upang marami kami maiparapol sa inyo, maipag-gift bird, mga ganun ba. Ang tanging hiling lang namin sa inyo mga kalapatid ay masuportahan nyo kami ng watch hours namin, no? Yung watch time ninyo mga kalapatid. At syempre, yung mga mechanics naman na inyong sasalihan ay sana mga kalapatid ay gawin yung tama, kasi karamihan ng mga nagsasabi na sasali sila sa raffle, madali lang pong sabihin yun mga kalapatid, pero syempre kailangan pa rin ninyo sundin yung mechanics nung nagpaparapol, kasi pag hindi nyo po nagawa yon, magiging invalid po ang inyong entry. Maraming na-invalid mga kalapatid kasi hindi nila nasunod yung aking mechanics. So 70 lang yung nakapasa. Alright? So maraming hindi nakapasa, almost 30, lagpas ng 30 yung hindi nakapasa sa aking mechanics . So, kaya hindi sila nabunod. Alright? So, ganun pa man, mga kalapatid, aking ipinapailala po na sana kapag mga ganitong parapol, mga pag-gift bird o ano pa man na ipapapremyo sa inyo ng mga vlogger o mga panshare sa kanilang mga channel, sundin po nating mabuti ang kanilang sinasabi sa mechanics. Huwag po kayo sanang mag-shortcut na sumali ka agad kayo.
nandyan na kaagad, tapos pagka-entry nyo, tapos na, maghihintay na lang kayo ng raffle draw. Mali po yun, mga kalapatid. Lalong-lalo na po sa ating raffle day. Akin pong sasabihin sa inyo sa ngayon, mga kalapatid, na ako, pag na, sa susunod na aking paraffle, kasi magaganda po yung aking pinaparaffle, ay mga linyada. So gusto ko po sana lahat ng sasali sa aking susunod na paraffle ay kailangan po ay online kayo on that day na ako ay magpaparaffle, no? Yung raffle day ko po sana ay online kayong lahat. Yung po ang gagawin kong isa sa mga mechanics ko para po parehas o fair sa mga nanonood na mula umpisa hanggang huli nanood sa akin. Tapos hindi sila nabubunot. Diba? Mga ganon, mga kalapatid. Tapos yung mga hindi na go online, yung hindi nanonood, eh sila pa yung nabubunot. Hindi sila nag-participate doon sa hiling ng mga vlogger o ng mga nagpapa-raffle na makapagbigay ng konting watch hour hanggang nagpapa-raffle. Alright, mga kalapatid, yun lang ang tanging hiling ko at ng mga ibang nagpapa-raffle din na vlogger o panshare. Alright, mga kalapatid, at sa susunod na mga araw, ilalabas ko na yung mechanics ng ating ipaparapol naman sa susunod na ating milestone. Alright, mga kalapatid? And that's it for today, mga kalapatid. At mga amigo, maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa ating channel. At dun po sa mga napasyal lang nabisita sa aking channel, like, share, and subscribe na rin po kayo, mga kalapatid at mga amigo. Sa mga gusto magpa-shoutout po, mga kalapatid, comment down below lang po kayo. At ilagay niyo po ang inyong pangalan at address or ang inyong location upang sa susunod na video kayo po ay aking ma-shout out. Alright? At huwag niyo rin pong kalimutan kalimbangin ang ating bell upang ma-notify kayo sa mga latest video. Alright, mga kalapatid at mga ibigo, maraming salamat po. And see you in my next video. This is Punong Ministro Love TV! God bless! Thank you!